Okay, topic natin ni is removing the perfect end powers. And dito, may review tayo muna dito. At nakikita natin dito yung cube ng number ng 1 to 10. Yan yung equivalent niya. Ngayon, dito naman sa kanan, makikita natin yung square root naman ng mga perfect square. So dito, 1 square root of 1 is equal to 1 since 1 square is equal to 1. So, mahalaga na alam natin yan kasi magagamit natin yan dito sa removing the perfect end powers. So, yun. Ipinakita ko lang. Diretso na tayo. Okay, yan. Removing the perfect end powers tayo. So, may example tayo dito na ating isosolve at kunin natin yung perfect powers and non-perfect powers. Sa madaling salita, isisimplify lang natin itong 32 na to na makakategorize natin into perfect powers and non-perfect powers. Itong square root of 32 ay isisimplify natin yan. Ngayon, paano nga ba natin yan isisimplify? So, ganito lang yan. Ngayon, yung ating 32, mahalaga na alam natin ano ba yung ano niyan, factor na kung saan meron tayong tinatawag na perfect powers o yung perfect square niya. Ano ba yung factors niya na merong perfect square? So, pwede tayo dyan na 8 times 4, tama. And pwede rin naman 16, di ba, times 2. Why? So, pareho naman na may perfect powers dito. Ito rin, meron. Kaya lang, kapag dito, ipa-factor pa natin yung 8, medyo tatagal tayo. Pero since alam natin na factor din yung 16 times 2, ngayon, pwede na natin yan isulat na ngayon na yung factor niya na 16 times 2. Now, identify natin alin ba yung perfect powers. So, yung perfect powers dyan ay yung square root ng 16. At yung non-perfect powers naman ay yung square root of 2. Ihiwalay natin. Diba? Ngayon, nung malaman na natin kung ano yung perfect powers na isulat na natin yan at yung non-perfect powers, i-simplify na natin ngayon. Ngayon, alam natin na square root ng 16 ay 4. Sulat lang natin dito. And itong non-perfect power, syempre, non-perfect nga siya. Wala na tayong ibang gagawin dito, kundi kopyain to. Ngayon, isulat na lang natin yan dito. So, 2. Ngayon, yun, tapos na tayo. Ito na yung ating sagot dyan sa problem na yan. Ganun lang yung removing the perfect end powers. Yan, isa pa tayo. Okay, itong ating example dito ay x square root of x raised to 3. So again, ano ba yung factor nitong x raised to 3 natin na meron tayong perfect power? So syempre, pwede na yan na x raised to 2 times x. Kasi pag inad natin yung exponent, magiging 3 din yan sa loob ng exponent. Now, kung ganun yun, so meron tayo ritong x raised to 2. And dito, yung non-perfect powers, so square root of x. Kaya ngayon, sisimplify na natin na ang square root ng x raised to 2 ay x. At ito, gaya na sabi, ay kokopay na lang natin yan kasi wala na tayong magagawa sa non-perfect powers. Kaya naman, ito na yung ating sagot. So ganun lang kadali yung removing the perfect and powers. So yun lang at salamat. Yan. Okay, example number 3 tayo. Tita natin dito yung given ay cube root of x raised to 5. So again, ang gagawin lang natin diyan, gagawin lang natin dito kunin natin yung perfect powers. So since yung index niya dito ay 3, so kailangan yung x raised to 5, meron tayong factor nito na kung saan ay meron din tayong exponent na 3, yung x. So iyan, multiply natin yan sa x raised to 2. Syempre, 3 plus 2 is equal na sa 5. Kaya ito, x times x raised to 2 is equal to 5. So ngayon, alam na natin yung perfect powers na meron tayo. At yun ay ang ating cube root of 3 and x raised to 3. And dito naman sa non-perfect powers, so cube root of
x raised to 2. Kasi x raised to 2 and cube root of 3, ano na yan, non-perfect na siya. Hindi na natin siya maka-cancel. Now, sulat na natin dito, isisimplify na natin yan. Perfect powers ng cube root of x raised to 3, syempre, x na lang yan. Kasi maka-cancel na natin ito, itong dalawang 3 na yan. Tapos dito, since wala na yan, non-perfect na, again, kukopyin lang natin yan. Sulat lang natin dito, x raised to 2. Yan. So, ang sagot natin, x, x cube root of x raised to 2. Ganun lang adali yung removing the power, removing the perfect n powers. Example number 4 tayo, meron tayo dito, cube root of 32, x raised to 5. Yan, ganda to. Okay, gagawin lang natin dyan. So, again, kailangan meron tayong perfect powers and non-perfect powers, ma-identify natin yun para mas madali natin ma-simplify. So, yung 32, again, papactor natin ito. Ano ba yung pwede dyan? So, meron tayong, yun, meron tayong 1 times 32, 2 times 16, and, ano pa, 4 times 8. Yan. So, dito, yung index niya is 3. Hindi natin pwede ito silang kunin. Ang pwede lang natin makuha ngayon dito, itong 8 at saka 4. Bakit? Kasi yung 8, pag sinimplify pa natin ito into exponents, so meron tayong 2 raised to 3, di ba? So, pwede na natin makancel yun doon. So, since yung x naman dito ay raised to 5, pwede na yan. X raised to 3 times x raised to 2. So, makukuha na natin yung perfect powers. Meron na tayo ngayon dito na cube root of 3, cube root of 8 x raised to 3. And dito naman, sa non-perfect, ang matitira doon ay cube root of 4 x square. Now, simplify na natin ito. Pwede na natin itong makancel. And yung 8, cube root down yan, tatlong beses. So, yan. Pag sinimplify kasi natin yan, meron tayong 2 raised to 3, x raised to 3. Automatic, makakancel na natin siya, di ba? Kaya, ang magiging sagot natin is 2, x, then kopyahin natin ito, cube root of 4, x square. Ayun, meron na tayong sagot. So, ganun lang siya kadali.